Alright, guys, no, so ayan, welcome po again sa ating video for today. And for today's video, no, maggagawa lang tayo ng konting tutorials on sa mga paggawa or pag-manipulate ng mga partitions ng mga PC natin or yung mga hard disk natin, especially if meron po kayong mga ganito. Yan. So ito po ay hard disk po galing laptop. Ayan. So itong mga hard disk po na to, alam niyo bang pwede natin siyang gawing ganyan? Ayan. Pwede natin siyang gawing ganyan. O di ba? Gawin natin siyang external. So bili lang po tayo ng enclosure. Ayan. Lalagay lang po natin yung hard disk, magiging external na po siya, no? So actually ganun din lang po yung concept ng mga binibili yung mga external hard disk lang po din ng mga laptop yung mga nandun, no? Anyways, ayan po, no, so meron lang akong konting trivia or konting ano yun, konting mga lessons or konting mga gagawin natin pagka meron tayong mga ganito, kasi usually meron po yung mga file systems ng mga yan. So example niyan is yung mga yan. So ayan, so kung titignan natin, no, meron po siyang volume E. Actually, nagalo ko na to, but ito yung mga ano, meron siyang health. Ayan, meron siyang health recovery, sabi dyan, no. So meron siyang D and E. Ayan, so na-try ko nang i-format and na-try ko na rin i-extend, i-shrink, pero hindi talaga siya mag di talaga siya mag gagana, no, kung dito lang sa my systems, sa my Windows natin siya gagalawin, no. So kung titingnan natin, no, kung itatry natin, ayan, so right click lang po natin yan. Ayan, so right click natin siya and then itry po natin siyang yan. So munang-una kailangan natin gawin yan, delete natin. Then yes, ayan. So nadi-delete naman siya, 'di ba? Ayan. So nadi-delete yung volume. Pero ang ano niyan is hindi natin siya ma-shrink. Ayan, sige, i-gawan muna natin siya. Okay, finish formatting. Ayan. And of course, ayan. So extend natin siya. Try natin, kuha tayo doon sa 270 gig. Ayan, so operations, you selected, you converted, selected to basic, dynamic, converted, dynamic, ayan, any volume, ayan, so there is not enough space or available space to complete this operation, sabi niya, no, kasi nga, nandun niya sa gitna yung 450, ayan, so try din natin ito, yung isang partition, no, ayan, okay, yes, okay, finish, ayan, so unallocated, magiging, ayan, unspecified drive, okay. Ayan. So, i-assign natin siya. Ayan. Assignan natin ng ibang letter. Since nandun na may D na kasi. Ayan. So, gumana naman siya din ulit, no? Ayan. So, gusto lang kasi natin is pag-combinin yung dalawang drive na yan. Since, ano naman siya? Since, isang physical hard disk din lang naman siya, kung titingnan natin, no, ayan, no, this one, sabi, ayan, so yan lang naman yung gusto natin gawin para maging talagang parang isang drive lang siya pag kinabit natin as USB. So USB lang po to, no, so nakakabit na po siya sa ating PC as USB. So gagawin lang po natin, ayan, ihanapin lang po natin si command prompt, and of course kailangan natin siyang i-run as administrator. Okay, ayan, so nabas na po yung si command prompt natin. Ayan, so Windows System 32. Okay, so ayan, so gagawin lang po natin dyan, mag-type lang po tayo ng this part. DISKPRT. Ayan, so lalabas this part. And of course, para makita natin makita natin kung saan yung titirahin nating disk. Ayan, so titingnan natin, yan po yan, so disk 1, no? So disk 1 po siya. So
Kasi kung titignan din natin dito sa may left na ano natin, yan is yung sabi niya dyan is this one basic 450 6.76 gigabytes, no? So yung D0, yan po yung ating, so be careful din po sa pag-select ng mga disk po ha, kasi baka ma-select po natin yung boot disk natin or kung meron tayong mga ibang drives dyan or ibang disk, hard disk, baka iba po yung ma-select natin. Yun, baka iba yung ma-delete natin, no? So ayan, so for references, yan, so this yung disk manager, naku-open lang po yan para makita natin kung ano yung sineselect natin. And then, para makita din natin kung saan yung ina-access natin or kung ano na yung progress nung hard disk na yun. Okay, so tuloy po natin. Yan. So after nung this part, syempre, nag-list this tayo para makita po natin yung drive na ano natin. So in this case, this one po yung i-access natin. So select this one. Ayan. So naka-select this one is now selected, is now the selected disk, sabi niyan. So unang-una gagawin natin syempre clean. Ayan. Clean natin 'yan. Okay, so succeed. O yan. So kung titingnan niyo may nagbabago doon sa kabila, no? So of course kailangan nating i-create partition and then gawin siyang primary. Yan, so create primary. Okay. Yan, so kung tingnan niyo ulit, nagbabago. And of course, kailangan natin i-select ulit yung partition. Yan, select partition lang. Yan. Okay? Kasi isala din lang naman yan. And then, gagawin lang natin yan is, i-format na po natin. Gawin muna nating active. And of course, after that, i-format na po natin. No? Format, space, FS, equals NTFS space quick. Yan, NTFS space quick. Quick. Yan, sorry. Okay, slash quick. Okay. And then kung titingnan natin, okay, so titingnan natin doon sa kabila, ayan, okay na kagad kasi quick partition, quick format lang naman. And of course, gawin ulit natin siyang assignan natin siya ng drive, no? So i-assign lang natin, type assign lang, no? Drive letter, ayan, so automatic din assign na siya sa D. Ayan, so yan na po yung ating pagkakagawa, no? So ganun lang po siya kadali, no? 'Di ba? Yan, so inano lang natin siya. Format and of course para at least bagong-bago talaga siya. So ganun lang po tayo magtanggal ng mga system drives ng hard disk para at least malinis po talaga siya. And of course para magawa po natin siyang isang partition ulit. So yan lang po yung ating vlog for today. And kung bago ka po dito, please feel free to like and subscribe sa ating channel. Ayan, nasa TikTok na rin po tayo. Mayroon to pang mga tutorials. Search nyo lang po ulit doon. Shutter Captured. Ayan, mag-upload din tayo doon ng mga videos natin on how to. Ayan. So, yun po yung video natin ngayon, guys. No? So, thank you very much. And of course, kung titignan nyo itong upuan ko, no? Muso. Ayan. So, kung gusto niyo din po umorder, ayan, may link po sa may baba. Itong si Muso. Para at least diretso po kayo sa website nila and makapag-purchase na din kayo. Ayan o, si Muso o, ganda o, ba? Muso. Alright, thanks guys. Bye!